magkukwento ho ako at huling kwento na ito. Baka yung iba sa inyo ay hindi pa nag-aalmusal. Kasi ako hindi pa rin ho. Itong mga nakalaang linggo, dahil nga sa pagkabitiw ni Pope Benedict at yung paghahanda sa conclave, ang daming mga espekulasyon, lalo na po ang social media at saka yung mga Vatican observers, ano kaya ang uri ng Papa na mahahalal? Ano kaya ang magiging direksyon ng simbahan sa ngayon? At siguro naman nakita ninyo no, na kung sino-sinong mga pangalan, kung sino-sinong mga kardinal galing sa iba't ibang bahagi ng mundo ang kanilang laging binabanggit. At sa kasawi ang palad, isa ako sa lagi nilang nababanggit. No po. Kaya tumigil na ako ng panonood ng TV, hindi na ako nagbubukas ng internet, di na ako nagbabasa ng dyaryo kasi kinikilabutan ako sa mga sinasabi ng mga tao sa ibang tungkol sa ibang kardinal at lalo na tungkol sa akin. Parang hindi ako makapaniwala. Ako ba yun? Parang hindi yata ako yun. No? Kaya sabi ko, tama na. Kahapon nga tinanong ako doon sa press conference, ano raw ang pakiramdam ko na hindi ako ang na-elect na Papa. Biruin nyo, tanungin ka ba naman ng ganun? Na, buti na lang, naturuan ako ng mga Jesuita, hindi Jesuitic, to, paano sumagot? Sabi ko, malinaw sa akin that the task of the cardinals was to elect a pope and not to have myself get elected. Tapos. Pero ito po, pagdating ko sa Roma to attend the meetings and the conclave, nagulat po ako. The power of media. Naglalakad po ako doon sa isang kalye. Biglang may mga Italiano nagdagsaan. Sabi, oh, il cardinale Filipino. Pwede bang magpa-photo? Akala ko, dito lang sa atin, no? Pa-photo, ganyan, no? The day before the beginning of the process, no? May isang pamilyang Pilipino, inimbitahan ako sa isang restaurant. Sumama naman ako, nag-lunch. Pagpasok namin, may isang pamilyang Italiano kumakain. Nakita ako, bila, Il Papa Cinese, sabi nila. The Chinese Bishop, the Chinese Pope, sabi nila. Edi, nagtayuan, nagpakuha ng litrato, no? Tapos nakita na nung ibang kumakain doon, no? Nagtayuan na rin, nagpakuha ng litrato, pati yung may-ari ng restaurant, no? Nabalitaan, tinawag yung kapatid niya, tinawag yung anak niya, nagdati niya, nagpa-picture. Ako po ay natutunaw, no? Parang gusto kong magdasal na lumindol nawa at bumuka ang lupa at lamunin tayong lahat, no? Parang mawala na lang tayo. Parang ayaw mo, no? Di ba? Yan ang tinuro sa atin ng mga Jesuits, eh. Wag ka, dapat humble ka, eh. Dapat mahihiyain ka, eh. Dapat nahihiya ka sa limelight, no? Pero hindi ho arte talaga. Kapag iba yung fini-feature nila, parang okay lang na manood ka. Pag ikaw na pala, parang hindi mo na alam, ano ho. Eh di, natapos yung conclave, pumunta ho ako the day after, two days later, sa Padova. Kasi nga, pangalan ko ay Luis Antonio, Antonios, San Antonio de Padova. Nagulat po ako. Pati pala sa Padova, nakita na ang mukha ko. No? Sa kalye, nagpapakuha litrato. Yung mga German tourists, yung mga English tourists, nagpapakuha litrato.
parang nasasakal na ako at parang naiinis na ako. What brought me back to my senses? What made me see God in this so unpleasant an experience? What turned my irritation to compassion? May isang Pilipina, nagtatrabaho po doon sa Padova, at karamihan naman ng mga Pilipino doon ay domestic na helper. Dumapit po siya, sabi niya, "Cardinal, pwede bang magpa-picture?" Sige, alika. Pagkatapos po ng picture, sabi niya, "Alam po niyo, kahit hindi kayo ang naging papa, nagpapasalamat po ako sa inyo. Nakilala ng mundo ang Pilipino. At nung kayo po ay laging binabanggit sa dyaryo at sa TV, ang mga amo namin naging mabait sa amin." Parang tumaas ang dangal namin. Mga Pilipino. Ng media at pihong hindi yun bahagi ng aking plano. Pero kahit doon sa parang nakakainis na karanasan, nandun pala ang Diyos. At hindi ko alam, hindi pala yun para sa akin. Yung pala ay para sa mga nalulungkot, sa mga maliliit na Pilipino na araw at gabi mababa ang turing sa kanila. At sabi ko nga sa sarili ko, okay na. Kaya kahapon, nagpasalamat ako sa media. Salamat kako sa inyong naging interes sa simbahan at sa papacy. Hindi ko na sinabi na dahil sa inyong interes, nakinabang din ang mga nagdurusa nating kapwa Pilipino. It's a story that I will always narrate, not for myself, but for our poor brothers and sisters who are looking for little signs of hope. And in my unknown way, if I could be of help to them, then let it be. Ba't kayo umiiyak? Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Pero, anong magagawa ko? No. So, mga magtatapos, napakaganda ng biyaya na inyong tinanggap. Biyaya na hanggang ngayon, matapos ang mahigit 30 taon ng pag-alis ko bilang estudyante dito sa pamantasan ng Ateneo de Manila, yung biyayang yan hindi naluluma, hindi kumukupas. Mayat maya, kinakalabit ako. Mayat maya, ginigising ako. Mayat maya, binibigyan ako ng pananaw tungkol sa buhay at tungkol sa paglilingkod. Nasa inyo ngayon yun, yung biyayang yan.
at sa pamamagitan niyo naway marami pang tao, lalo na ang bansang Pilipinas, ay manumbalik sa tunay na pakay ng buhay, papalabas sa sarili. Madiskubre natin ang malalim na katotohanan ng kasaysayan dahil nandoon ang Diyos. At mapakinggan natin ang mga kwento ni Jesus sa mga simpleng kwento ng mga babababang tao. At sa pamamagitan niyan, makapagpahayag tayo ng wagas na pag-ibig sa mundo. Lahat ng ito ay ating gagawin, hindi para sa sarili natin at sa ating ikatatamo ng tugatog o ng kaligayahan. Isa lamang, only for the greater glory of God. Salamat.